Kakilala kami sa church ng Palmayo. Kinuha ko yung number niya sa best friend niyang girl. And then, yun. Nag-text hanggang sa maging mag-best friend kami last September 4, 2004. Yeah. 2 years na pinag-pray niya ako. Tapos after another 2 years, yun ko pa lang siya nang kinonsider sa prayer ko din. Tapos, 2008, no? Maging mag-boyfriend kami. Tapos yun, pumunta ako sa Taiwan. That was last 2008. And then, we continue to pray for each other na patuloy yung communication na kahit na long-distance relationship, kahit gano'ng kalayo, hirap, kalayo. Naging, minsan talagang darating sa time na mag-away kayo. Darating yung time na parang malalamig kayo sa isa't isa, pero yung naging pundasyon namin is yung prayer namin. May binigay ako sa kanya ng teddy bear nung 2005. May nakalagay doon sa isang maliit na bottle na. Ito yun, 2005, binigay niya sa akin. Tago ko lang daw. Tapos, sasabihin niya rin kung kailan ko daw. Actually, may message siya. So, hinintay ko yun. From 2005 hanggang 2012 na bumalik siya dito sa Pilipinas. Sabi niya, tinanong niya sa akin to. Tapos, pinakuha niya sa akin yung message. Doon ko lang din nakita yung message niya. Ito siya. Will you marry me? Tapos, nung pagkabasa ko nito, nakaka-amaze lang kasi after 7 years na hindi pa man kami mag-boyfriend-girlfriend, wala pa talaga kami relationship, mag-best friend pa lang kami, nasa puso niya na pala yung dahil sabi niya, hiningi niya ako kay God. Yung desire ng heart ko na siya na yung maging kasama ko abang buhay. And it's an answered prayer talaga. Ayun, nag-propose siya. I say yes! In my life, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need because He made all my dreams. This is it. God truly works in perfect timing. Kahit na gaano katagal yung hinintay natin, I can say that it's all worth it. Una, I'm giving all glory to God.
the center of our relationship. Kahit alam ko na if it's not with God's grace and guidance, hindi tayo abot ng ganito katagal. Halos 10 years mula nung maging prayer partner tayo. O kung umabot man hindi ganito, ka-meaningful ang relationship natin. Hanggang ngayon, I'm still asking God kung paano pa kita mamalik natin. With God's help, I will do the best that I can para sa bubuhin nating pamilya. I love you, Marbs. Best ko. And I'm very excited to start the new chapter of my life with you. Love you. God knows how much we waited for it, how much we really wanted it, and how much we prayed for it. Truly, God's time is the best. Laging may blessings na naghihintay sa mga taong marunong maghintay. And I thank God for this relationship. We started being best friend, prayer partners, and ngayon magiging mag-life partner na tayo. I thank God sa joy na binigay niya sa akin habang naghihintay tayo. And I want you to know na mahal na mahal kita. Gaya ng friendship verse natin, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers.